Muli magsasagawa ng transport strike ang grupong Piston at Manibela bilang pagtutol sa public transport modernization at consolidation. Ang LTFRB may programa para raw mahikayat ang iba na magpa-consolidate. Nakatutok si Darlene Kai. Sa ika-anim na pagkakataon ngayong taon, magta-transport strike ang mga grupong Piston at Manibela bilang pagtutol pa rin sa pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Kung maghapon bukas at magdamag ay nasa mga ilang mga piling mass-up area kung sa bahagi po ng Quezon City, yung Novaliches, yung part ng Hero Rodriguez, sa may Burgos, tapos yung sa may bahagi po ng Stapinsap at Baclaran, ano? Baclaran, Sukat, Alabang. At sa bahagi po ng Pasig Marikina. Sana raw ay kilalanin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Senate Resolution 1096 na nananawagang suspindihin muna ang PTMP. Hindi sila nakikinig pero nakakabiyahe pa rin kami. Kasi pandaraya din yung ginagawa nila eh. Ayaw nila kami kutiin kasi alam nila walang masasakyan yung taong bayan. Ayon sa dalawang grupo, nasa 70,000 miyembro ng Piston at di bababa sa 100,000 miyembro ng Manibela ang sasali sa Tigil Pasada. Sa Metro Manila, nasa 20,000 na jeepney drivers at operators daw ang hindi papasada. Ang grupong AltoDAP na kabilang sa Magnificent 7, hindi raw sasama sa transport strike. Mahihirapan dito yung commuters. Ilang strike na po sila na ginagawa. Pero ang tanong, may nangyayari po ba sa ginagawa nila strike? May libreng sakayang LTFRB para sa mga stranded na commuter. This is a monthly event na ng dalawang transport group na to. And in all of these events, hindi naman po naapektuhan ang transportation sa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, nasa 83% ang consolidation rate ng PUV drivers at operators sa bansa. Posible raw yung tumaas kapag pinatupad ang bagong programa sa mga jeepney driver at operator na hindi pa consolidated. Posibleng tanggapin sila as members of cooperative, not to join new corporations or cooperative, but to join as members po. Sisimulan pa lang po ang programang ito at next week po kami po ay uupo with Piston para po mapag-usapan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.